Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming sinasamba, O Diyos, Panginoon, na ikaw nga po, Panginoon, ang tunay na Diyos. Ikaw po, Panginoon, ay walang katulad, O God. And patuloy ka po naming sinasamba dahil tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi man kami tapat, Lord, pero ikaw ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Kaya patuloy na tinataas ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, na ibinibigay sa amin sa pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, ay patuloy naming idinudulog, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, sa iyong umagang ito, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming i-cleanse, Lord. Patuloy mo kaming i-sanctify, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong baguhin, Panginoon, at ang spirito mo, Panginoon, na patuloy na magbago, Panginoon, ang aming mga puso. At patuloy, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon, dahil na-encounter ka namin, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay, Lord God. And even, Lord, sa nangyaring prayer and fasting, salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ipinapakilala, Panginoon, ang iyong sarili sa amin, Panginoon. At patuloy din namin nakikita, Lord God, yung weight, Panginoon, nung sin namin, Panginoon, sa iyo. And yung weight din, Panginoon, ng pagiging anak mo, Panginoon. Tunay na kami pinagpala, Panginoon, dahil kami tinawag mo nga ang mga anak, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, na maipamuhay namin ito, Lord God. And dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa aming pagkanta sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na pagkaisahin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga tinig na sa iyo lamang namin, Panginoon, ibibigay, Lord God. Patuloy, Panginoon, na makaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, sa iyong presensya, Lord, ng patuloy mong pag-ibig, Lord, na ipinaparanas sa amin. And Lord, may we confess with our mouth, Lord God, that you are good, that you are great, God, through the songs and praises, Lord, na aming kakantahin, Panginoon, ngayong oras na ito, Lord God. Patuloy mong ihanda, Panginoon, ang puso ng bawat isa upang ma-receive, Panginoon, ang iyong mga salita. At patuloy na your Holy Spirit, Panginoon, ang mag-lead sa amin, Panginoon, na magbago, Panginoon, from glory to glory, Panginoon. We know, Lord, that you are changing us, Lord God. We know, Panginoon, na patuloy mo kaming dililinis, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na binabago ang aming mga puso, Panginoon, dahil gusto mo ito, Panginoon, para sa iyong ikapupuri, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na sumama ka, Panginoon, bumagitna ka, Panginoon, sa amin, Panginoon, and maisip pa namin, Panginoon, kung gaano ka pakabuti, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Sa iyo namin, ibinibigay ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, kung may body worshiper po na makakasama po dito sa unahan, ay pwede po pumunta dito sa unahan. Handa na po ba tayong sumayaw at magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sige po, let's sing this song. Oh,
Namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba because you deserve it all, Father. It's good. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Higit sa aking sa aking isipin.
Panginoon. Minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di manangamba sa piling mo. Aming pa kung ang pag-ibig mo.
sa paz. Pag-ibig mo ay sa paz. Ang pag-ibig mo ay sa paz. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa. Pag-ibig mo, Panginoon, ay sapat at higit pa, Panginoon, sa amin. Bakit kaya patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyo ang papuri, ang pagsamba, at pagdakila, O Diyos, na buhay sa aming mga puso. Ito po ang pangalan ng ating bugtong na anak ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you.
manalangin. Amang banal, sa lahat. Salamat sa aming mga nawit kanina na nagpapaalala sa amin na ang pag-ibig nga ay sapat. Sa piling mo, wala kaming dapat alalahanin. Panginoon, sa umagang ito, patuloy na maging totoo sa amin ang iyong mga salita na ikaw ang aming ama, na ikaw ay may pakialam sa amin. Hindi kami dapat mag-alala at mamuhay kami, Panginoon, ayon sa kagustuhan mo na ikaw lamang ang aming hanapin at wala nang iba. Lord, as we hear your word today, maging totoo ito sa amin at makita namin, Panginoon, kung sino ka sa aming mga buhay, gaano ka kahalaga. Dahil gaya nga ng sinabi sa iyong mga salita na wala nang dapat kaming hanapin pa. Salamat, Panginoon. Salamat. Gabayan niyo kami as we study your word, see the beauty of Christ, at tuloy na makilala ka pa namin ngayong umagang ito. Let your Holy Spirit minister to us in a way that we will never be the same again after this day, after this moment na patuloy na umusap. Thank you, God. Thank you, God. We entrust and commit our time together in Jesus' name. Amen and amen. So tayo po ay makakaupo na. Yan, muli. Muli isang alright, muli isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Palakpakan natin ng Panginoon sa kakatapos lang at matagumpay na gawain ng ating prayer and fasting. Kasabay po natin ang lahat ng simbahan ng Christ to the Philippines dito sa nationwide and even abroad. So, alam kong may gagawin pa ang Diyos at salamat sa mga patuloy na nanalangin. Sa lahat ng patuloy na naglingkod dito po sa ating gawaing ito. So, gaya po ng challenge ko kahapon, handa na ba kayo magpagamit sa Panginoon? Handa na ba kayo dahil nakilala at nakita nyo kung gaano siya kabuti sa inyo? And I hope this 2023 is a year of the Lord para sa atin na patuloy na kumilos siya sa ating mga buhay dahil tayo ay ililive out na natin kung sino tayo. Tama ba? Sino nga ba tayo sa Panginoon based sa prayer and fasting? Ano dapat yung identity natin na kailangan ipamuhay? Una, living out our identity in Christ by putting our faith in Him. Diba? And the second day, pinag-usapan natin is imitating Jesus. Napakahalaga na ang goal natin, wala nang iba kundi si Kristo at maging katulad ni Kristo. At pangatlo, maging totoong simbahan tayo. Amen. And I believe na mangyayari ito sa Christ to the Philippines. Amen po ba? Amen. Dahil mahal tayo ng Panginoon, yun yung pundasyon ng lahat. At dahil natanggap natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung ginagawa natin dito sa church, actually, God don't need your service. Sabi ni Paul sa Book of Acts na God cannot be served by the human hands. Bakit tayo nandito? Kanina habang umaawit tayo, bumalik sa akin yung 1 John 3:16. Jesus laid down His life for us and we owe to lay down our lives for one another. Alam nyo, nire-reflect ko eh, yung simbahan, itong CTTP family. Ang saya ko po na dito ako dinala ng Panginoon. Na nagtotoo sa aking mahal ako ng Diyos at gusto kong magpagamit para malaman din ng mga tao na mahal kayo ng Panginoon.
That's the point why we're here. Not because he needs our service na para bang kulang siya. Wala ang kakulangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa kanya. Amen. But God gave us everything we need, especially His love. And kung na-experience natin yun ng totoo, what a great joy to serve the brethren. Because alam nyo ba, kanina habang inaamit natin yung mga kanta kanina, naiisip ko, namatay ang Diyos para sa mga taong nakikita ko ngayon. Sa ating lahat, mahal na mahal niya tayo. At kaya tayo nandito, ine-express lang natin yung overflow ng pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Kaya tayo umaawit, kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nasa ministry. At salamat sa lahat ng patuloy na nagkukumit na kanilang buhay, not to prove themselves to God, but to show the love of God by serving others. Amen ba tayo doon? Kaya sabihin nyo sa mga katabi nyo, mahal ko kayo sa Panginoon. What we do here is just an expression, an overflow of the love of God. No, nothing more, nothing less. Kasi yung expression ng Panginoon ay expression ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kapag dinanas natin, lalabas at lalabas. Ganun po yung nangyari doon sa women na umiyak sa paanan ni Jesus. So, tayo po ay nasa team ng First Things First. The one thing, knowing Jesus and becoming like Jesus. Naaalala nyo po? And then, second, last Sunday at the feet of Jesus na pinag-aralan natin yung kanina binanggit ko, ha, yung expression ng worship and ng love nitong babaeng ito, the woman with the alabaster jar, na kaya niyang bitawan lahat, kahit yung pinakamahalagang at pinakamahal na perfume, na yun lang yung kanyang ikinabubuhay, source ng kanyang income, pero dahil na encounter niya si Jesus, pwede na siyang mawala. Pwede niya niyang bitawan lahat ng yun. Ngayon, pag-usapan natin, seeking God's kingdom, and next week, knowing God's will. First week pa lang ng January, up to the second week, dinadala ako sa mga story and Bible verses na laging kasali yung paa ni Jesus. Kahapon nga, sharing namin as we go to family, share ko doon sa mga kasama na about anong meron sa paa ni Jesus, ba't doon pinupuntahan? I mean, like last Sunday, di ba? Yung women. First, yung woman na may alabaster jar. Woman, verse 37, a woman in the, ng Luke 7, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, and she began to wet his feet with her tears. Ganyan yung pinag-aralan natin last time, at the feet of Jesus. Pero meron pang dalawa na na-encounter ako as I meditate the Word of God and umatenda ko ng isang pastor's, as in pastor's meeting nitong January. Narinig ko na naman yung paa ni Jesus. Kasali na naman yung paa ni Jesus. Dito sa Luke 7:11 to 19. Napakaganda nito kasi halos maiyak-iyak ako as simpleng encouragement lang ito, pero it's all about giving thanks sa Panginoon for all the things that He has done. Kasi ito po yung istorya na si Jesus may pinagaling na 10 ketongin. Very familiar na siguro to sa inyo, yung sa ilan sa inyo, may pinagaling siya na 10 ketongin. Pero sa verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet,
and thank him. And he was a Samaritan. In short, 10 pinagaling ni Jesus, isa lang ang bumalik at nagpatira pa sa paanan niya at nagpasalamat. Ask yourselves, when was the last time you thank the Lord with all your heart? Because maybe pinagaling niya ang inyong sakit, or maybe may ginawa siyang maganda sa buhay nyo, nanalangin kayo at tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Pero ang tanong ba, bumalik kayo sa Kanya at nagpasalamat? Dito sa kwentong ito, 10 ang pinagaling, 10 ang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay, pero isa lang ang bumalik. Ito yung nakakalungkot na katotohanan. Nare-reveal ang kondisyon ng puso after makuha ng isang tao ang gusto niya. Nare-reveal, minsan, di ba may pelikulang ano ba yon sa mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako o kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Oy, relate kayo ha? Anong title na? I mean, what's the real condition of our heart? Mayak-iyak ako nito nung narinig ko, sineshare siya ni Pastor Claro. Tapos alam nyo ba, after nung nag-share si Pastor Claro nitong chapter na to, nagbigay pa siya ng barong. Ang gandang barong, sabi ko, first time kong magkaroon ng ganun, bigay pa. Tapos may 3 sobre akong natanggap. Sabi ko, Lord, sobra-sobra naman. Kailan kayo nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa inyo? Ang tanong, bumalik ba kayo? I hope maging katulad tayo nung isang bumalik. Kahit, take note, Samaritano siya, bawal yun. Baka nga ina-expect ni Jesus yung siya mga Hudyo. Sila ba nga dapat yung bumalik? Pero yung Samaritano, foreigner, bawal, marumi, bawal siyang makipag-usap sa Hudyo, pero wala akong pakialam, gusto kong magpasalamat at magpuri sa paanan ni Jesus. Those who receive much will love much. Meron pang isa. Si Mary sa paanan Jesus. Ano na alam natin yung story, ano? Sobrang abala ni Martha. Si Mary pinili niyang makinig sa paanan ni Jesus. Verse 39. Verse 38, basahin ko muna. Jesus and his disciples were on their way. She came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Pero may problema si Martha. Busy siya. Pero pinagninilayan ko eh. Actually, hindi naman masama yung ginagawa ni Martha. Excited. Alam ni Martha na dadating si Jesus. So, alam niyo yun, may mga taong ang expression ng kanilang pagmamahal ay maglingkod. Service. Sino dito nung service ang love language? Taas ang kamay. Alam niyo, ayan, may mga ilan-ilan. So, I believe, si Martha hindi masama yung pagiging busy. Hindi masama na gusto niyang paglingkuran, siguro ay pagluluto niya, pagsisilbihan niya kung ano man. Di ba parang, imagine niyo lahat na lang tayo, walang, di ba, pag sa meeting, walang kakain kasi dapat makikinig na lang. Wala nang kainan.
Wala, eh, kasi walang magluluto. I mean, hindi masama. Kasi nung nire-reflect ko siya, mayroon talagang dinidila si Jesus. Hindi yung pagiging busy ni Martha. Ito yung sinabi sa verse 41 to 42. You are anxious and troubled about many things. Iniisip ko, kung ayos yung kondisyon ng puso ni Martha at naglilingkod siya, kahit si Mary nakikinig sa paanan ni Jesus, makikinig din si Martha, pero siguro iniisip ko, masaya pa siyang habang nagluluto, makikipagkwentuhan din siya kay Jesus kasi maayos yung kalooban niya. Yun yung tingin ko dito. Kasi pagka na-misinterpret din naman natin yung mas okay naman na yung nakaupo lang at hindi gumagawa, ay baka naman maging tamad. Nagets nyo? The point here is the issue of the heart. Martha is anxious and troubled. Hindi niya sinabing, masama yung pagsisilbi mo sa akin. Ang sinasabi niya, marami kang alalahanin, Martha. Masyadong bagabag ang iyong kalooban. Pero kung ini-imagine ko nga, sabi ko kanina, kung hindi bagabag ang kalooban niya, masaya siyang magluluto, siyang makikipagkwentuhan. Nakuha nyo? It's the heart issue. So, patungkol dito yung pag-uusapan natin about anxiety, about anxiousness, about the condition of the heart na bakit ang mga tao laging nag-aalala. At pag-uusapan din natin anong cure. Basahin natin ang text natin ngayong umaga. From Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Very familiar po ito sa inyo. I believe, hindi siya bago. Bata pa lang ako, naririnig ko na Matthew 6:33. Rinig ko na siya. Pero, nung naging totoo yung verses na yon few years back, talagang nakita ko yung reality nung sinasabi sa salita ng Diyos na ito. And ngayon ko lang siya ipipreach. So habang binabasa po natin, tingnan nyo yung word, ilang beses binanggit ni Jesus yung word na anxious. Matthew 6:25 to 34. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food? And the body more than clothing? Hindi ba ang buhay ay higit pa kaysa sa pagkain lang at sa damit? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Parang sinasabi ni Jesus, sige, sino sa inyo yung laging nag-aalala ang makakapagdagdag at makakapagpahaba ng buhay nyo? Anxiousness. Nakailan na dito? Dalawa. Verse 28. And why you are anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet, I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? Oh, of little faith. May highlight ko po to, no? Because it's all about faith issue. Anxiousness is related to faith. Therefore, verse 31, do not be anxious. Pailan na po? Saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear?
for the Gentiles seek after these things. Sa ibang translation, for the pagans runs after these things. Yung mga walang Diyos, ito yung hinahabol nila. Pag sinabing Gentiles or pagans, sabi ni Jesus, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, ito yung hinahabol nila, sabi doon. And your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be, again, anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day. Sufficient for the day is in its own trouble. This is the word of the Lord. This is the word of the Lord. Sa ibang translation, do not be worried. Worry, anxious. As fallen human, lahat tayo, we all struggle with the disease of selfishness. Do you agree? All of us, because of the fall, because of sin, we are self-centered. Na kahit sa panalangin natin, dala-dala natin yun. Namaya makikita nyo ano yung pattern ng panalangin dapat. Ano dapat yung laging laman ng panalangin natin? Again, ang pag-uusapan natin is not new truths, but the old truth. We can find our hearts and our minds immediately filled with concerns about, you know, our jobs, our health, our relationships, our unmet longings. Natural sa tao na ang concern ay yung mga bagay patungkol sa kanyang sarili. Natural sa atin, tayong lahat nag-struggle dito, paano kaya ako mabubuhay sa mundong ito? Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng buhay ko? Sino kaya ang mapapangasawa ko? Our health. Hindi ako pwedeng magkasakit kasi kailangan ganit. Kasi ito yung aking, ano yun, lahat tayo may alalahanin. Meron tayong mga unmet longings. Kaya we run after things na makakapag-satisfy ng mga bagay na yon. And as a result, our Christian life can center simply on our own comfort and desires. Kasi bakit? Bakit may anxiousness? Kasi may ang mundong ito, may threat. May threat sa lahat ng tao. Bakit? Kasi totoo ang sickness. Totoong ang weakness. Totoo ang sin. Totoo na ang buhay ay temporary lang. And we fear death. Whether we are consciously na iniisip natin yun na hindi, we fear our future. Correct or correct? Whether we like it or not, ang mga tao takot sa buhay. Anong mangyayari kinabukasan. That's why anxiousness arises. Sinong magmamahal sa akin? Sinong tatanggap sa akin? Sinong, anong mangyayari sa akin bukas? Natural po siya because of sin, because we live in a fallen world. Pero dun sa binasa nating text, pinapakilala ni God kung sino siya. Ang tanong, kilala na ba natin siya? Because meron lang cure doon sa paglaban natin sa anxiousness. At yun yung pag-uusapan natin. Hindi ko alam kung meron ditong living in anxiety, in anxiousness, or even depression. But I want to tell you this. Look at the birds and the flowers. May kanta kaming kinanta nung pandemic, kaming family. But the birds and the flowers, they do not worry for hours. But the God who knows and sees, But the God who knows and sees gives them everything. Yeah.
Do not be worried. Our Father knows just what we need. Do not be anxious. He will take care of everything. So we can trust Him, seek His kingdom first, and how He loves us more than the flowers and the birds. Look at the birds and the flowers. God takes care of the birds and other animals, and we are more valuable than all of them. Of course, sparrows, pagka sinabing birds, kasi sparrows din yun eh, yung birds. Of course, the birds work for their food. Sorry for the typo. Do work for their food. Naghahanap din sila. Hindi naman ibig sabihin. Kaya maganda yung illustration dito ni Jesus. Yung mga ibon, yes, they work for their food. Hindi sila nakaupo lang sa nest nila and wait for it to fall from the sky. Pero ang maganda sa birds, they do not worry about future. And the flowers do not worry about the future. Actually, they not even conscious of it. And yet, ang ganda nito, no? They are beautiful. They are not forgotten by God. People are more valuable than flowers. Problema, faith. So anong cure? Anong dapat nating gawin para paglabanan anumang anxiety about our future ang lumabas sa ating buhay o kalooban? Anong kailangan? Yan. Ayan yung tayo. Ito po. Seeking first the kingdom of God. So, tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Ano bang ibig sabihin ng paghahanap o pagsisik sa kingdom ng Panginoon? At bakit mahalaga siya? Bakit? At paano? Yan. Sana maging maliwanag sa atin to. Hindi bago itong mga talatang ito. Pero I pray na maging bago ang pagtingin niyo sa Panginoon at sa salita niya. So ano ba yung sinasabing all these things? Diba? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Airplane? Yate? Ano ba? Ano bang latest na gadget ngayon? iPhone what? 14? Sports car. Ano kaya yung all these things na sinasabi ni Jesus? Verse 25 ng Matthew 6, do not worry about your life, what you will eat, what you will drink, and about your body, what you will wear. Sa Tagalog, basahin natin 31 to 34, huwag kayong mag-alala sa kung ano ang inyong kakainin, iinumin at susuotin. Verse 33, at ibibigay niya lahat ng pangangailangan nyo. Sa English, all these things shall be added unto you. All these things. Ano yung all these things based dun sa binasa natin? Basic needs. Basic needs. Pero maraming mga churchgoers anxious hindi sa basic needs. Sa wants. Natural na maging anxious tayo dito. I mean, like, that's a natural thing na maging mag-alala ang tao sa kanilang pangangailangan. Pero magtataka ako na lagi silang nag-aalala kasi wala silang mas mahal na damit. Itong pandemic, diba, maganda yung sharing ni Pastor, kailan ko ba narinig? Sa gym, nag-share pala si Pastor Voltaire doon sa Bible Month celebration. Maraming tao na kahit yung Sunday, hindi nila mag-give up yung work kasi nag-aalala sila
sasayang kasi yung makukuha. Pero nung pandemic, hindi lang Sunday ang nawala, Monday to Sunday, buhay pa rin naman sila. Yung parang ang daming tao nagkukumahog sa pagtatrabaho kasi nag-aalala sila na baka hindi sila mabuhay. Pero nung pandemic, buhay pa rin. Unless kung hindi naman nagkasakit, di ba? But pinakikita lang natin ng Diyos sa atin kung ano dapat yung una at una sa lahat. Basic, again, all these things, basic needs. Basic needs. Hindi wants. Sino dito ang nagutom nung pandemic? Taas ang kamay. Walang tumaas ang kamay. Ibig sabihin, okay. Nagkasakit pero pinagaling. We praise the Lord. Pero sino ang nagpatira pa sa paanan ni Jesus? During your quiet times at humingi at lumagulhol sa Kanya at nagpurit, nagpasalamat sa Kanya sa lahat ng binigay niya sa atin. Seek first His kingdom and His righteousness. What does it mean to seek first the kingdom of God? Anong ibig sabihin ito? Pag-usapan muna natin, bago natin pag-usapan yung word na kingdom of God, pag-usapan natin yung word na seek. The word seek in Hebrew means to search out by any method. Or in Greek, it means to seek, to find. To seek, to support God's desire to be found. Hinahanap mong maigi yung isang bagay at gagawin mo ang lahat, matagpuan lang yun. At kung ang desire mo ay yung desire ng Panginoon, isisik mo ng anumang pamamaraan, gagawin mong lahat, matagpuan lang yun. Sabi sa dictionary, to seek is to crave after it. Yung hindi ka magsasawang hanapin yun. Hinahanap-hanap mo nga eh. So crave, di ba? Yung mga naglilihe, di ba? Pagka may naisip sila o kung ano mang pagkain, nagki-crave, hinahanap, di ba? Kahit yung ibang, di ba, uutusan pa yung isang asawang lalaki na, kunyari, sa ibang bansa lang yung mabibili, naglihi si misis eh. So hanapin mo. Ganon, gagawin mo lahat. Mahanap mo lang yon, matagpuan mo lang yon. Ganon yung pag-seek. Ganon yung paghahanap. Mga kapatid, anong hinahanap nyo sa buhay? Anong gusto nyo? Love life? Romantic love? Fame? Comfort? Anything? What do you seek the most? What? Ano yung bagay na gustong-gusto nyo na kailangan makuha ko? Pag di ko nakuha, hindi ako mabubuhay pag wala to. Kailangan meron ako nito, hindi pwedeng wala ako nito. Mga kapatid, ano yon? Boyfriend, girlfriend, hindi ako mabubuhay pag wala nito. Meron po akong ituturo sa as I reflect dito sa actually, di ba, ang mga disciples ni Jesus. But yung Matthew 6, it talks about how to pag makita natin yung buong chapter, paano tayo magbigay sa mahihirap, may napasingit lang na fasting, pero about ano siya, riches, etc. And sa verse 9 to 13, dito itinuro ng Panginoon paano dapat tayo manalangin. And to seek and to desire really the kingdom of God, kailangan ito yung pattern ng buhay natin. Hindi lang ng prayer life natin. Ulitin ko, itong susunod na slide, ito yung pattern dapat ng buhay natin, paano natin i-desire ang Panginoon, hindi lang ng prayer life natin. Prayer life to, of course, ito yung pattern ng prayer life,
Pero ito yung pattern din ng life natin. Now, alam natin to. Matthew 6, 9 to 13. Ang sabi ng mga disciples, Lord, turuan mo kaming manalangin. Ano sabi ni Jesus? Ganito, dapat kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Familiar? Or too familiar that we neglect the meaning of it? Hindi masamang humingi ng pangangailangan sa Panginoon. I mean, God asks, di ba? Sabi nga, sabi ni Paul, do not be anxious, but pray. Do not be worried, but pray. Ask your petition sa Panginoon. Hindi masamang humingi sa Panginoon. Pero ang problema, distorted ang sequence. Kaya ang sabi ni Jesus, ganito dapat kayong mananalangin. Una, number one, our Father in heaven. Anong point nito? Ano munang napakahalaga? Relationship. You cannot call God your Father kung hindi naman kayo, hindi ka naman niya anak. Pag sinabing Father, ibig sabihin, may relasyon tayo sa Diyos. Number one, first things first, maliwanag, dapat ang relationship sa Panginoon. Or every time we pray, Lord, our Father, God, give us today our daily bread. Hindi yun yung turo ni Jesus. Our Father in heaven, number one, relationship. Number two, hallowed be your name. Ano ibig sabihin ng word na hallowed? Greatly revered and honored. Una sa lahat, dapat may kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, dapat ang intensyon ng buhay mo, laman ng panalangin mo, i-honor kita. Magsasubmit ako sa iyo. Bibigyan kita ng pahalaga ng higit sa lahat. Hindi, Lord, our Father, give us today. Number three. Hindi pa. Kailan pa tayo pupunta sa give us today? Ito yung gusto ko eh. Pero hindi yung tinuro ni Jesus. Lord, our Father in heaven, hallowed be your name. Number three, your kingdom come. Ito yung topic natin ngayon. And next Sunday, your will be done. That's the sequence. That's the pattern of our Christian life. That's first things first. Then, saka lang sinabi ni Jesus, pwede kayong humingi. Kasi lahat ng hihingin nyo, naka-align na sa number one, number two, number three, and number four. Nakuha? Dahil pag hindi ayos ang relasyon sa Panginoon, kapag hindi ang purpose mo ay i-honored at mag-submit with total reverence sa Panginoon, extravagant worship, kapag hindi mo sinik kung ano talaga ang kingdom ng Panginoon, na mauna yung kingdom niya at hindi mo hanapin ang kalooban niya, lahat ng hihingin mo para sa'yo, tungkol sa'yo, at sa'yo, at ikaw. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Pag mananalangin kayo, laging ganito, I tell you, mababago lahat. Not just even your prayer life, but even the life you live. Ngayon, ano naman yung kingdom of God? Pag pinag-usapan, okay, ganito pala yung pagsik sa Panginoon, now we understand.
Ganito pala ang pag-seek. Pero ano yung isi-seek? Ano tayo isi-seek? Kingdom of? Ano yung kingdom of God? Yun yung tanong. Minsan, we use the verse, seek ye first his kingdom. Ano yun? Yung church? Yung place? Yung langit? Pwede? Is the kingdom of God a place or a group of people? Di ba pag sinabing, the kingdom of, ano bang palabas yun? The kingdom of Narnia? Ang kaharian ni Don Pedro? Di ba parang, meron tayong certain picture, parang isa siyang, lalo na pagka medieval, mahilig kasi ako sa medieval na movies, may mga castle, ang kaharian yan, ng mga ganyan. Ngayon, pag sinabi natin, seek ye first his kingdom, yun ba yung church? Yun ba yung pag-attend ng church? Yun ba yung people of God na nagsama-sama? Yun ba yung kalangitan? Pwede. The kingdom of God, yes, is, pagka sa Bible, pinag-usapan yung kingdom of God, pwedeng futuristic kingdom siya. Yung darating na kaharian ng Diyos pag dumating na siya. Pero merong kaharian ng Diyos na nandito na. Ano nga hanapin? Yung padating o yung nandito na? The kingdom of God is both present and future. Already but not yet. Ngayon, pag tinanong, pag inisip natin yung kingdom of God, seek ye first his kingdom, alin ba yung parating o yung nandito na? The word kingdom in the Bible is God's reign. His action, his lordship, his sovereign governance, not a place or people. Not a place or people. Yes, there will be a time na mayroong literal place, pero pagka pinag-aralan natin yung kingdom of God, kapag may mga ilang scholars na talagang siniyasat nila, what does it mean when Jesus talks about the kingdom? The kingdom, the kingdom. And the word kingdom in the Bible means God's reign. Paghahari ng Diyos. Hindi lang isang lugar. Anong magsusupport na verse dyan? Luke 17:20-21. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, 'Here it is, there it is,' because the kingdom of God is in your midst." Sa Tagalog, merong sabi dito, may nagtanong kay Jesus na isang pariseo, "Jesus, kailan darating ang kaharian ng Diyos?" Ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi isang bagay na ma-o-observe mo o masasabi mong naito na siya o naayon. Ang sabi ni Jesus, dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan nyo. Jesus is talking about himself. When we talk about the kingdom of God, it's about the lordship, Jesus Christ. It's about Jesus himself. The kingdom of God, it's God's reign in Christ Jesus, the King himself as the crucified, risen Lord of the universe. At kapag ang isang tao ay pinaghaharian ni Jesus, ang puso mo, na andyan si Jesus, nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Nakuha ba? Kaya ang isisik natin pala, ganito lang kasimple. Pagharian tayo ni Jesus. Walang iba kundi yun lang. Seek first His kingdom. Dahil ang kaharian ng Diyos ay si Jesus. Na kay Jesus, paghahari ni Jesus, ang presence ni Jesus, ang pagmamahal ni Jesus. Si Jesus at walang iba. Pagharian kanawa ni Jesus. Ipagharian ako ng
pag-ibig mo, Jesus. Wala akong ibang hahanapin ba kundi yung kagustuhan mo, yung ikaw lang ang aking Diyos, ikaw lang ang aking mahal. Ganun ang kaharian ng Diyos. Kasi kung church ang kaharian ng Diyos, pwede naman. Pero kung ang mga nasa loob ng church ay hindi pinaghaharian ng Diyos ang kanilang mga puso at buhay, wala doon ang kaharian ng Diyos. Because His kingdom is the Lordship Christ. And His righteousness, ipapasok natin to, although hindi ko to ganun binigyan, bibigyan na emphasis sa message na to. But seek first His kingdom and His righteousness. Kasi pagka sinik natin si Jesus, automatic we will pursue His righteousness. We will pursue the character of Jesus. Because siya na yung number one eh, siya na yung desire mo eh, na paghariyan ka niya. So ang ipo-pursue mo, na maging katulad niya, yung gusto niya. You will desire more of Christ. You will desire holiness more than fleshly indulgence. We avoid the temptation to become self-righteous when we understand that true righteousness begins with having right faith relationship with God. Package yan. Yung kingdom niya, so yung katwiran niya, kasama. So, naunawaan natin kung ano yung kingdom of God. Na maliwanag ba? At kung anong ibig sabihin ng paghahanap, pagsisik, na-realize nyo na ba? Amen, amen. So accountable kayo sa Diyos kasi nauunawaan nyo na. At pag hindi kayo nag-respond correctly, accountable tayo sa Panginoon. Kasi sabi nyo, nauunawaan nyo na. Naririnig nyo. Ngayon ang tanong, bakit napakahalaga na unahin ang kaharian niya? Bakit? Why do we need to seek first His kingdom? Because seeking the Lordship of Christ means knowing Christ. You will become like Christ and you will do what Christ did. If you seek Christ, ibig sabihin, ang gusto ng puso mo, makilala siya. You want to know Him all the more. You want to have this active faith relationship with Jesus. And as you have this active faith relationship with Jesus by knowing Him, your being will change gradually or even radically. You will be conformed to His image. And you will do, yung doing will follow. Everything you do in life and ministry will be based on knowing Him. Napakahalaga nito na pag-seek, hanapin siya. Kasi doon lang natin siya makikilala if we truly seek Him with all our heart. Sabihin ng iba, gusto ko ng encounter sa Panginoon. Gusto ko siyang makilala. Ang tanong, do you seek Him? Do you find Him? Because ang sabi ng Biblia, you will seek me and you will find me if you seek me with all your heart. You want a true relationship with Jesus, but do you really desperate for Him? Do you seek Him above all things? Kasi dun lang question mark eh. Do you seek Him with all your heart? Kasi gagawin mo ang lahat, mahanap lang yung pinakamahalagang yun. Every one of us wants to be saved. Every one of us wants to have a relationship with God. Wala namang magtatanong na, wala namang sasagot na, siyempre ayoko. Gusto natin lahat ng yon, pero ang tanong lang, do you seek Him with all your heart? Doon na magkakatalo. Kasi pag may iba pa ang sinisik, may hirapan talaga nating matagpuan. Now, bakit mahalaga? Kasi diba ang ina-address kanina ni Jesus, anxiousness, worries, mahalaga siya dahil dito ka lang totoong magiging masaya. Pag natagpuan ka mo ang kaharian ng Diyos at namumuhay ka na pinaghaharian ng Panginoon, yun lang ang totoong magpapasaya sa'yo. Hindi yung mga bagay na hinahanap at meron sa mundong ito. Hinahanap ng mga tao. For your joy and fulfillment. This is very important
to fight anxiety, worries. Jesus himself is the cure for all the anxiousness and worries of life. Bakit siya mahalaga? Dahil may warning din ang salita ng Panginoon. Philippians 3:18-19. For as I have often told you before and now tell you again, even with tears, iiyak na ni Paul, para nagmamakaawa na siya. Dahil many live as enemies of the cross of Christ. Their destruction, their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Yung enemies of the cross of Christ are those people whose mind is set, or whose mind are set on earthly things. The enemies of the cross of Christ, their mind is set on earthly things. Mahalaga ito, mga kapatid, na hanapin natin ang unahin natin ang kaharian niya ng higpit sa lahat. Dahil may warning, your destiny is destruction. Pero I believe sa Christ of the Philippines palang pupunta dito. Amen? Amen. Dahil totoong mahal natin si Jesus. Dahil totoong minahal niya tayo. Now, the number 3. Ito na yung practical. Ito na yung pamamaraan. Lord, alam ko na, mahalaga palang isik ka. Ikaw ang uunahin ko. Nalaman ko na kung ano yung ibig sabihin ng Kingdom of God. Naintindihan ko na. Na mahalaga na isik ang Kingdom of God. Now, the question is, Lord, gusto ko. Pero paano, God? Paano, Lord? Gusto nyo? Malaman kung paano? John chapter 3, verse 3. Jesus said, truly, very truly, I tell you, no one can see. Ulitin ko po, ano? No one can see the kingdom of God. Ano daw yung kingdom of God? Walang makakakita, walang makakatagpo sa kingdom of God unless they are born again. You must be born again. Or else, we will never see the kingdom of God here on earth and in the future. You must be born again. Lord, paano? Gusto ko. Gusto kita. Matthew 3:22. Si Jesus din na nagsabi, repent, for the kingdom of God is at hand. That's his first preaching. Yun yung una niyang message. Kung may unang message si Jesus sa mundong ito, ang una niyang message, repentance. Change from within. Yung dating pag-iisip na wala, binago. And then maganda sa amplified version, repentance means a change, or change your inner self, yung kalooban mo, your old way of thinking, regret past sins, and live, ito maganda, no? Live your life that proves repentance. Mamumuhay ka na makikita talaga na may repentance. Ang repentance is not just about dati akong manginginom, dati ko itong ginagawa, hindi na ngayon. Pero hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, may problema. Hindi yun repentance. Paradigm shift yun eh. Yung mundo mo, metanoia ang ibig sabihin ng repentance. A change of mind and heart and the will. Your choices and decisions will be based on the change from the inside and the mind. Yun yung repentance.
So dahil yung mind mo dati nasa mundong ito, dahil nagkaroon ka at naranasan mo mag-repent sa Panginoon, para kang naglumipat ng ibang mundo. Ganun nangyari sa utak natin. Sa pag-iisip natin, yung isip natin, meron parang nabubuhay lang dito tayo, pero yung mundo natin nasa ibang mundo. Ganun. Kaya mamumuhay kayo doon sa totoong mundo na alam nyo kung nasaan na yung totoong buhay nyo. And you will live your life that proves your repentance. Seeking God's purpose for your life. Lord, gusto ko born again. Lord, tulungan mo akong mag-repent. Gusto ko isik ka ang kingdom mo. Lord, paano pa? Believe and confess. Faith. If you confess or declare with your mouth that Jesus, again, ano nga ba yung kingdom of God? The Lordship of Jesus, yung paghahari ng Panginoon sa buhay ng tao. At kaya sabi dito, if you truly believe with all your heart, you will truly confess and declare that Jesus is your Master, your Lord. Si Jesus na ba ang Lord ng mga buhay natin? Pag sinabing confess, parang ano po yan, ano? Ang Greek word ng confess po dito sa Romans 10:9, ang ibig sabihin, happily agree. Parang sa marriage. Sino dito ang susunod na ikakasal? Yung parang, pag magpo-propose ang isang lalaki, di ba? Will you marry me? Tapos, ang sasagot ni babae, yes, may iyak pa. Masayang-masaya, yes, I agree! Sama tayo habang buhay. Eh, imagine niyo si Jesus, nag-propose, di ba siya yung bride? Siya yung groom, sorry. Parang ganun, ano? Will you marry me? Would you accept me happily, with all your heart, to be your Lord? Yes, Lord? Or, yes, Lord. May pag-iyak yung parang ikakasal. Nag-gets nyo ba? Wala kasi akong ibang ma-illustrate dun sa word na happily agree. Yung marriage lang yung naisip kong illustration. Pero nag-gets nyo ba yung word na confess? Yun yung ibig sabihin. Hindi yung mouth confession na, yes, Lord, you are my Lord. I accept you sa aking puso. Pero parang ang lungkot naman ng buhay kinabukasan. Hindi masayang sumusunod sa Panginoon, napipilitan pa. Pag nasagi at nasaktan, ayoko na. Ganun ba yung masaya? Ganun ba yung confession that you declare, Jesus, you are my everything? That's the word confess. And truly believe in your heart that God raised him from the dead and you will be saved. Again, this is not new to us. Lord, paano ko isisik yung kingdom mo? You need to be baptized by the Holy Spirit. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. The only way to truly seek God is to be willing to die with Jesus at ilibing ang dating pagkatao para maipamuhay ang bagong pagkatao. There's no other way. Repentance, you must be born again, you must repent, you must have faith, truly confess, and you must be baptized, and once again, you must receive Him again as totoong pagtanggap, hindi lang sinabi at sumabay sa panalangin tinanggap si Jesus. Receive Christ as Lord. So then, just as you receive Christ as Lord, continue your lives living in Him. Itong outline na to ay ang message ko to doon sa SBC nung nakaraang youth camp nung nandito sila. At pinaalalahanan ko at na-realize ko, even sa buhay ko at sa buhay ng marami,
Kaya pala ang hirap magtuloy. O kaya pala hindi nagtutuloy ang iba hanggang dulo. Dahil wala naman talaga silang tinanggap. Walang itutuloy kapag walang tinanggap. At anong tatanggapin? Blessings ni Lord? Salvation ni Lord? Provision ni Lord? Encouragement ni Lord? Comfort ni Lord? Magaganda yon. Pwede mong tanggapin yon. Pero pwede mong tanggapin yon, pero hindi mo talaga tinanggap si Lord. Dahil ang gusto ni Lord, tanggapin mo siya as your Lord. Hindi yung kayang ibigay ni Lord. Hindi lang yung mga kayang ibigay ni Lord. Kundi si Lord mismo. Si Jesus mismo. Seek the things that are above. Ano daw yung isisik? Yung mansyon na nakalaan sa atin doon. Kasi yung bahay natin dito, inaanay. Kaya, Lord, gusto ko pumunta sa halangit para maganda yung bahay ko doon. May mga diamante at ginto. Pero hindi eh. Ang sabi dito ni Paul eh, seek the things that are above where si Jesus pa din. Kahit sa taas, wala kang ibang isisik. Dito sa lupa at sa taas, si Jesus lang. First things first, set your mind and heart to seek the Lord. Let us all stand and pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Bagamat hindi bago lahat itong aming mga sinasabi mo sa amin, pero meron kang gusto sabihin sa amin. Lord, sa pagpasok ng taong ito, itama mo ang kondisyon ng aming mga puso. Kung madami kaming alalahanin at hindi kami nagtiwala sa iyo bilang Ama, patawarin mo kami. Marami ka nang pinatunayan, pero bakit kami nag-aalala pa rin? Bakit takot na takot kaming magbigay ng buhay sa iyo? Ano yung inaalala namin, Panginoon? At patawarin mo kami dahil hindi namin nakita kung sino ka bilang Ama namin. Kaya hirap kaming makasunod dahil nag-aalala kami sa pwedeng mawala sa aming mga buhay. Pero hindi namin nakita yung tatanggapin namin. Masyado kaming nag-aalala sa mga bagay na pwedeng mawala sa amin. At hindi namin nakita yung kagandahan ng pwede naming tanggapin. At ikaw yon. We fell in love with the things of this world more than you. And we say, sorry, Lord. Gusto naming paghariyan mo kami, Panginoon. Pero hindi mo kami paghaharian kung pinaghaharian kami ng iba. Kaya sa mga oras na ito, inaalis namin kung sino man ang naghahari sa aming mga puso, kung hindi ikaw ito, Panginoon, pinapaalis na namin sa trono ng aming mga puso ang mga bagay na naghahari sa aming mga buhay. Hindi ko alam kung ano yon, Panginoon. Hindi ko kilala ang bawat isa na narito. Pero kilala mo sila. Kilala mo kami. Lord, pinapaalis na namin ang aming sarili sa trono ng aming mga puso upang ikaw na ang maghari, Lord. At wala nang iba pa. Upang ikaw lang ang hanapin. Upang ikaw lang ang kaugnayin. Ikaw lang ang maging source ng kaligayahan. Ikaw lang at ikaw lang. Wala nang iba. Salamat sa
Muli, pagkakataong ito na muli kaming pwedeng lumapit sa iyo at bigyan ulit kami ng panibagong pagkakataon upang lumago at itama yung mga mali sa aming mga buhay. Thank you, God. Because it is because your kindness that leads us to repentance. It is because you loved us that you want us na maranasan namin ang dakilang pag-ibig mo. Dahil kapag nakaupo kang sa trono ng aming mga buhay, mas lalo naming ma-enjoy ang pag-ibig na nilaan mo sa amin. Higit pa sa mga bagay na pwede naming bilhin sa mundong ito. Higit pa sa kung anong meron sa mundong ito. Yung relasyon namin sa iyo na sobrang nag-uumapaw ng kaligayahan at pagmamahalan. Mangyayari lang yon kapag ikaw na ang nakaupo. Thank you, God. Thank you, Jesus, for giving us, again, an opportunity to come back to you. Thank you, God. You hear our prayers. You hear the thoughts na nasa isipan namin. And I know, Lord God, na tutulungan mo kami. At alam ko, Panginoon, na ikaw na ang maghahari. At hindi lang sa buhay ng bawat isa na narito, sa mga pamilya, pamilya namin at sa simbahang ito, at sa kung saan mo paman kami dadalhin, maghari ka, wala nang iba. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pagdakila. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. To God be all the glory. Praise. Sige po, let us continue to commune with the Lord as we sing this song. Walang ibang hahanapin, walang ibang susundin, kundi ang ating Panginoon lamang. Sing, walang iba. Walang iba. Hindi ka lamang ang iyong kalooban.
Yan. So, praise God sa ating napakagandang mensahe ngayong umaga na dinala ng ating hihing pastor na si Pastor. Maraming salamat po, Pastor RJ. So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating announcement. So, for our regular activities, patuloy pa rin po tayong dumalo. And we are encouraging everyone na patuloy po kayong pumunta dito sa ating iglesia every Sunday at 9 a.m. to 11 a.m. And sama-sama po tayong mag-worship sa Lord. And patuloy po tayong makakarinig ng kanyang mga mensahe. And para naman po sa mga kabataan, nandiyan ba yung mga kabataan? Na may pamagat na Worship Experience 2023. So ito po ay gaganapin sa Grace Church. Ang ibig po sabihin ay God Restore and Care for Everyone. So yung Grace Church po is sa Taytay, church po ni Pastor Frankie. So ito po ay 8 a.m. So kahit po ito ay activity ng akin or ng Alliance of Christian Youth in Nagcarlan, we are still encouraging everyone na pwede po kayong dumalo. Lalong-lalo na po yung ating mga worship team kasi we will talk about worship. So, hindi ko na po babanggitin. And ang ating po mga guest speaker ay si Pastor Lawrence ng Christ So Blessed. And ito po, familiar po ba kayo kung sino to? Our very own Pastor Razel RJ Cruzin. So, wala po itong bayad. So, punta po kayo. And sama-sama po tayong mag sa Lord. So ito po ay maghapon. So 8 a.m. I think ay hanggang 3 p.m. po. Ayan. And open din po ito sa iba. You can invite your friends, your colleagues, mga kamag-anak nyo po, and even your Bible study groups. And sama-sama po tayong mag-worship sa Lord sa pagkakataon. So, meron pa po ba? So, po ay wala na. And still, we are encouraging everyone po na those people na gusto pong mag-stay sa church para pag-usapan yung ating questions to ponder. You can remain here and talk about these questions. Pero we are encouraging everyone po na pag-usapan nyo rin po itong mga questions na ito with your D-group meetings and Bible study meetings. So without further ado, maraming salamat po sa mga nakasama namin sa Zoom and even
nakasama po namin sa online. And ito pong mga discussion questions, ipopost po namin ng tech team sa ating GC. So ngayon po, ang lahat po ay inaanyahan ko pong tayo. At tayo po'y manalangin sa umaga. As we close this program with goodness of God sa atin. So, pwede po bang bago tayo manalangin, let's declare how great, how good po ang Panginoon sa isang palakpak po. Ayan. Tunay na dakila at tunay na tapat ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos. Aming Ama, maraming salamat, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil tunay, dakila at tunay na tapat ka buhay ng bawat isa sa amin. Katulad ng inawit namin kanina, Panginoon, wala nang ang iba, Panginoon. For we know, God, that there is no one like you. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa bawat mensahe na narinig namin, Panginoon, sa umagang ito. Hindi lamang ito matanim sa aming isipan. Hindi lang ito maitanim sa aming but patuloy namin ito may-apply, Panginoon, sa aming sa darating na linggong ito, Panginoon, ang panalangin namin, Panginoon, sa iyo. Patuloy na umilos sa buhay ng bahay. Ikaw, O Diyos, yung patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. At alam namin, Panginoon, as we walk, as we go, Panginoon, sa journey ito, we will face trials, we will face troubles, problems, and anything, Panginoon, mararanasan namin. But one thing is for sure, malinaw, Panginoon, yung sa inyo. Sama ka namin sa journey. Lord, for this week, I pray that each and everyone bless us, O God. At patuloy na pangunahan kami ng banal na Espiritu sa bawat gagawin namin. Gawin man namin ito para sa eskwelahan. Gawin man namin ito para sa aming pagtatrabaho. Gawin namin ito, Panginoon, ng may pananampalataya at tunay na pagtitiwala sa iyo. For we know, O God, that we are able to do these things not because we are good, not because we are capable, but because you are good. Because you are a God. Maraming salamat po. Patuloy na ang dalangin namin as we go, Panginoon, sa week na ito, Panginoon. May we experience the true joy, the true fulfillment na mararanasan lang namin, Panginoon, walang iba kundi sa iyo. Maraming salamat po. And we seal this prayer dahil alam namin, Panginoon, pinakinggan mo dalangin ng bawat puso na naririto, even yung kasama namin sa online. Maraming salamat po sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin ng may pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at kagalakan na nagmumula lamang sa iyo sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, God bless everyone. Ingatan po kayo ng ating Panginoon.